nagsusumbong po sa amin yung mga bata. Isa po ko sa teacher nung sa school po. Tapos nagsusumbong po yung unang-una po kasi dalawang bata pa lang po yung kambal. Nagsumbong po sa amin na... Ilang taon? 17 po nung time na yun. Tapos nung magsumbong po sila sa amin, eh syempre hindi po basta-basta yung parang ang sinasabi po nila. Eh kinausap po talaga namin sila, nandun po kami sa library kasama po yung iba kung iba kasamahan po naming teacher. Tapos po nung nakausap na po namin siya sila, nag-mention po sila ng iba na namang name po ng mga bata hanggang sa umabot po sila ng anim po yun eh nung time na yon. Di nung malaman po namin na ganun po talaga may ginagawa po pala sa kanila si Sir Bantoto, yun po, ginausap po namin yung isa sa mga school board. Pinuntahan, public school ba to, private school? Private school, private po. Private school, oh. Yes po. Ginausap po namin yung isa sa mga school board kasi sila yung may ano talaga eh, kung ano yung maaari po nilang gawin, yun po. Umasa po kami talaga sa kanila, sila po yung tutulong sa mga bata. Tapos nung kinabukasan po, kinausap na po yung mga bata. Okay, makakausap po natin yung ilang pong biktima. Napapangalanan po natin si alias Jel, alias Jean, and si alias Yen, and ilang alias taon niya mga yan? 17 po. 17 sila pare-pareho? Yes, ano po. To, puro babae? Po, puro babae po. Ah, ganun. Okay. Okay, hello? Hello? Baka sino yung pwede magsalita kung anong pangmumolestya yung ginagawa sa inyo ni Assistant Principal? Ano ang ginagawa sa inyo? Ano po kasi, bigla-bigla po siyang umaakbay, tas yung kamay niya dumidiretso sa dibdib, ganun po. Tas ano, nung may pistol po kasi sila, tas... Maghuhulog sana ako, tas nagpa-exchange ako ng coin kasi wala akong coin. Sabi niya po na kiss muna. Eh nabigla po ako kasi di naman po siya nung ganun nung unang nakilala namin. Base pa sa kwento ng iba mong kasama, ano yung ginagawa sa kanila? Si Jel po. Mm-hmm. Ano? Nung sa JS daw po. JS Prom po. JS Prom? Anong nangyari? Doon po daw sila unang nagkakilala. Tapos lagi na lang daw po siyang pumunta dito sa bahay nila Jel. Kinilala po siya nila Jel na ama. Kasi anong ginagawa kasi kay Jel? Anong pangmumulas yung ginagawa kay Jel? Grabe to. Ano po, yung hinihilot po siya, tas yung kamay sa dibdib po, tapos hinahalikan po daw sila bigla. Okay. Sige, ito ang tanong ko. At saka, iya ha, alam, naniniwala kami sa inyo may ginawa talagang kalaswaan nyo itong principal. Ang tanong ko, Christy, ba't kinailangan mong pumunta pa dito para dyan sa complaint na yan? Anong ginawa ng eskwelahan? Yun nga po eh. Yun po itong pinapunta ko dito dahil wala po silang ginawang action. Actually okay. Po, dinidispensahan po siya ng mga school board. Ang katunayan po niyan, ako po yung tinanggal. Tapos, kasi ako yung isa po ako sa mga teachers na talagang gustong tumulong sa mga bata, magkaroon lang po sila ng hustisya. Kasi kung kahit sa anak ko po mangyayari, hindi ko po kakayanin pagka ganun. Kasi isa po sa kanila, kapag kinakausap mo, umiiyak na tapos nanginginig na po yung paa. Yung parang may video po ako habang ini-interview po ng ilang mga school board. May formal complaint na na-file sa school board? May papeles? May meron, affidavit, etc. Meron? Wala pong ganon. Yung pag-uusap verbal lang po. Pero habang kinakausap po nila yung mga bata, may video po doon. Nasaan yung mga video na yun? Nandito po sa akin. Hawak mo? Okay. Yes po. Bakit ka tinanggal? Yung pagkakatanggal pa sa'yo, in writing, official, paano ginawa? Meron pong letter na binigay po siya sa akin na tinanggal po ako. Disapprove po yung pagkaka... yung ano ko po, pero wala pong okay. Reason. Kailan ka babalik sa probinsya? Sa pagkatapos po nito, ito lang po talaga ang sadya ko dito, okay. Attorney. Okay, nasa linya po natin si Dr. Esperanza Caballero, ang principal po ng Mount Olive Layman's Academy. Dr. Caballero, magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am. Opo. Doc, nandito po si ano si Ma'am Christy Gallo tungkol sa alleged sexual harassment cases na against ano po, andyan po yung mga bata ano, na online sila, may mga pangmomolestya daw na ginawa.
itong principal ninyo at nag-complain na daw po sila sa inyo at wala daw pong nangyari. Ano pong masasabi niyo tungkol dito? Ay, ako dyan, wala akong ano dyan eh. Kasi dumating ako with regards to that molesting na nakarating ako doon, tapos na nila ginawa ang ano ang investigation sa molesting. In fact, nakarating ako doon mga January na, they didn't want me to help or help manage the school. Kasi yung mga teacher na yan, eh, parang hindi naman alam kung saan sila lumugar. Ito, the first problem sa board, kasi instead na mo-complain sila sa yung ano nila, mo-complain sila diretso sa principal, eh, ang principal naman ang kalaban nila, sila ang, instead of giving a complaint, writing a complaint to the board, sila ang tumawag sa board na mag... Sige ma'am, ganito ang gusto nyo gawin nyo, Christy, ha? Pabayaan muna, iwanan nyo muna eskwela. Dumiretso na kayo sa women's desk. Nagpunta na po kasi yung... Okay. Pumunta na kayo sa women's desk. Mag-file na tayo ng formal complaint sa fiscal's office. Captain Reyes, magandang hapon po. Yeah, ma'am, may hapon, ma'am. Kap, meron kaming i-refer sa inyo na ano, ha, child abuse cases ng isang principal. Magandang hapon po. Oo po. May i-refer po kami sa isang child abuse cases against a certain principal dyan po sa ano sa lugar ninyo at aalalayan po sila ni Ma'am Christy Gallo at aalalayan din po ng programa namin, baka paalalayan ng reporter ba yun? Yes, sorry, po. O sasama kayo ng reporter, ha? Tapos kunin yung telephone number ko. Cap? Yes po. Papa-refer po kami sa women's desk nyo dyan, ano po? Yes sir. Ah, sige, okay, sir. Pupunta na lang po kami dyan. Kunin yung number ko, ha? Yes, Christy, yes, para maalalayan kita. Tawag-tawagan tayo, ha? Yes, okay. Teacher, una sa lahat, kami po yung nagpapasalamat sa pagiging concern niyo po sa mga estudyante. Kakausapin po namin kayo, ma'am, sa kabilang studio. Sa mga bata, sabi mo sa mga bata, huwag silang matakot. Yes po. May abogado, yes, sila, ha? Okay. Yes, kunin mo yung telephone number, no, sa tawagan mo. Salamat po, Captain Michael Reyes. Ang ganun din po kay Dr. Esperanza Caballero, yung bagong principal daw po ng Mount Olive Layman's Academy. Ma'am, maraming salamat po. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio.